Kumpletong pangangalaga ang ipinaramdam ng team gawa sa mga mamamayan ng Mahawan-Hawan, Kalabasa at Pampang Bayan ng Labo, Camarines Norte sa isinagawang multi-services caravan. Kasabay nito ay ang pagtuklas ng provincial government at ng opisina ng First District Representative sa pamumuno ni Governor Edgardo Egay Talyado at Congresswoman Josie Banning Talyado ng mga kinakailangan panggawin o itulong sa barangay. Katulad ng idiniloga ni Punong Barangay Rebecca Canaria ng Barangay Mahawan-Hawan na konkretong kalsada. Kitang-kita na po ninyo ang binigay niya sa akin noon itong cover court. Dati-dati po wala ito dito. Ngayon po na yan, napakakinabangan na po namin. Yung concreting naman, palabas po na yan. Mahaba po yan. Sa kanya din pong bandit yan na itulong dito sa aming barangay. Kaya po labis po ang pasasalamat po kay Dito. Naging konkreto ang daanan at nagkaroon ng covered court ang barangay Pampang dahil kay Governor Edgardo Egay at Congresswoman Josie. Ito ang sinabi ni Punong Barangay Rex Albus. Bukod pa rito, ay positibo ang opisyal na hindi lamang ito ang huling beses na makakatanggap siya ng proyekto mula sa team gawa. Actually, ipiniprepare ko yan para po ako doon sa ibibigay mo akong barangay hall o di kaya naman ay daycare center. Yun sana po yung isa sa project namin ngayon na inihiling namin sa pamunuan ng provincial government barangay hall o di kaya naman ay daycare center. Kasi sa ngayon po, itong barangay hall namin, ang kabaak po nito ay daycare center. Yung pong kabila, daycare center po yan. So ngayon, pag nagkaroon po kami ng daycare center o kaya barangay hall, may hiwalay na po yung building namin at kumbaga maging suitable na para sa mga bata yung kanilang pag-aaral at mas epektibo pa ang aming pamumuno sa aming pagiging komportable sa bagong barangay hall. Ngayon ay may maayos ng kalsada, tulay, libreng pailaw at programang pang-edukasyon ang naitulong na ng Talyado Administration sa Barangay Kalabasa, Labo. Kaya naman, lubos ang paghanga at pasasalamat ni Punong Barangay Arthur Manlangit sa team gawa, lalo pat naitala na ang mga panibagong proyekto para sa kanyang barangay ngayong taon. Maraming eleksyon na hindi po nanalo sa Barangay Kalabasa, si Gov. Egay, ay hindi po siya namulitika, binigyan po niya kami ng mga project dahil po yun ay pangangailangan ng tao. Kahit na nga po hindi kami nagpa-follow up, basta po yung resolution namin na submit sa provincial, at nakasama sa 5-year plan, annual plan, ay binibigyan niyo po ito ng pundo. Kaya po nagkakaroon kami ng mga project dito sa aming barangay. Maraming salamat sa team gawa kay Gov. Talyado. Maraming salamat po dahil nakatanggap kami dito dahil ako po ay isang mahirap lang, wala sa ating naghahanap buhay. Maraming pong salamat kay Gov. Talyado sa kapamilya po. Maraming salamat dahil malaking tulong po ito sa amin. Siniguro naman ni Provincial Administrator Alvin Talyado na lahat ng barangay ay matutulungan, maliit man o malaki, malapit man o malayo. At kami naman po dito sa provincial government, alam niyo naman po, taon-taon kami ay may multi-service caravan. Lahat ng barangay, pinupuntahan namin yan, malayo man o malayo, maliit man o malapit. Maulan man yan o maaraw, nandiyan kami para makapagbigay ng serbisyo. Kaya nga po, sana yung suporta nyo, pagmamahal sa aming grupo, hindi mawala. Alam ko po, noong nakaraang election, si Congresswoman Josie Banning Talyado ay binotohan nyo at siya pong nanalong Congresswoman dito sa 1st District. Ang laking pagbabago na po ng 1st District, wala pa po siyang 2 taon na naupo, grabe na po ang nagawa niya dito sa ating bayan, lalo na dito sa bayan ng Labo, grabe. Kaya nga po, maswerte po tayo dito sa bayan ng Labo dahil ang congresswoman natin at ang governor ay taga Labo. Kaya yung mga programa, mga benepisyo na binibigay, talagang pabor sa mga taga Labo, mas madami ang naibibigay talaga. Yung katulad po ng sa senior citizen, makala po tinatanggap nyo ngayon, 6,000 sa isang taon. Tama? Diba? 6,000. Kung ako maging mayor, nakakasigurado po kayong dadagdagan ko po yan, dodoblehin, kung kaya pa, titriplehin ko yan. Yung sa scholarship program, pangarap ko po na bawat mamamayan, bawat pamilya dito sa bayan ng Labo ay makapagpatapos ng isang anak, kung di man isang anak, lahat yung benefits ng mga
daycare workers, ng mga barangay tanod, lahat yan dadagdagan ko o bibigyan ko ng pansin. Kaya sana magtulong-tulungan tayo. Ang punong lalawigan na kilala sa totoong ginagawa ang kanyang pangako ay sinalaysay ang kanyang mga planong proyekto upang masiguro ang kapakanan ng bayan. Kung hindi po ako naging gobernador ng Camarines Norte, nasaan po ang Camarines Norte? Nasaan po ang bayan po ng Labo? Andiyan po yung pinakamahabang boulevard sa buong Pilipinas. Ginagawa po namin hanggang parkali na po, ginagawa na namin ni Congresswoman, 28 kilometers po yan. Hospital po, nakita nyo, yung Labo District Hospital, nagpunto po tayo ng 100 million para po makatulong tayo sa mga mahirap nating mga kabayan na nangangailangan ng tulong. Provincial Hospital po, 200 million po yan. Sa Santa Elena, 150 million po yan. So yun po, kalusugan ang iniisip, ang isa ko po sa mga inisip at mga programa namin ngayon. Sa tulong po yan ng aking mga kasamahan na walang sawang tumutulong. Kaya sa dati pong eleksyon, ako po ay nakikiusap sa inyo. Ang Egay Talyada po, Congressman Joseph Baring Talido, hindi po kami naging masamang tao, hindi po kami nag-abuso. Si Alvin Talyada po, nag-iisang anak namin ni Congresswoman, kailanman po yan, wala po yung minura, wala po yung inaway, wala po yung inabuso. Yan po ay pinalaki ko po yan na disiplinado po naming mag-asawa. Kaya na makakasiguro po kayo, magsiservisyo po yan ng tapat, malinis, at may takot sa Diyos. Samantala, magiging tuloy-tuloy pa ang pag-iikot ng team gawa sa mga barangay upang maghatid ng mga serbisyo katulad ng libreng gupit at treatment, pananim, dental health, chinelas at food packs. Cindy Corioso, BHTV News.